Lord, I offer you my life. Inaalay ko po ang buhay ko sa inyo, O Panginoon. My dear brothers and sisters, what does it take for us to fully offer our lives to our one and only Lord God, Jesus Christ? Ang pag-aalay ng ating buong sarili sa ating Panginoong may likha ay hindi kailanman natin maging perfecto para maging magandang halimbawa ng pagiging relihiyoso o relihiyosa. We just have to accept our failures and have the full will to change ourselves for the better. Kailangan lang po natin magbago at tanggapin ang ating mga pagkakamali. To offer our lives is to be a good example for everyone. Ang pagiging magandang halimbawa po natin sa harap ng taong ating nakakasalabuha ay isa na ding paraan upang ialay natin ang sarili sa Panginoon. How can we be more effective examples of being Christ-like to others? Mga minamahal kong kapatid, kung ating bubusisiin ang laman ng kasulatan, ng banal na kasulatan o Biblia, we just have to remember two great commandments. These are to love God and to love our neighbors. Sapat na pong palatandaan para sa atin na matutong mahalin ang Diyos at ang mga taong ating hinaharap. How do we profess to others our powerful Christian faith? Paano nga ba natin maipapakita sa iba ang makapangyarihang pananampalataya natin sa ating Diyos Ama? My dear brothers and sisters, ang pagpapakita sa ganda ng kabutihan sa ibang tao ay isa na pong malaking halimbawa na pwede nating ipagmalaki sa iba. Ang ating pananampalataya ay pawang banal at sagrado. To be charitable is to be a perfect example of what a Christian truly is. Katulad po ng tagubilin ng ating Panginoong Kristo, ang pagiging bukas palad sa mga taong nangangailangan ay malaking bagay na po sa ating Panginoong may likha para sa ating mga Kristiyano na ipahayag sa ibang tao ang magandang taktika bilang epektibong Kristiyano. What are the things that we have truly have to offer to our Heavenly Father? Kung natatandaan niyo pa po ang pahayag sa Latin na ad maiorem de gloriam, o kung isasali natin sa wikang Ingles, ay for the greater glory of God. Ang ibig sabihin po nito ay sa lahat ng ating mga matagumpay na ating nagagawa, lahat po ito ay galing sa Panginoon at sa Kanya rin natin ito inaalay. The moment we leave worldliness is the beginning of our journey to spirituality. Sa pagkakataong iiwanan natin ng anumang makabagay na makamundo, ay siya na rin una nating hakbang patungo sa ating paglalakbay, patungo sa pagiging makaluluwa. Let us not live on the flesh but live by the Spirit. Atin pong iwasan ng pamumuhay na pawang panglaman lamang. Tatapuat, mabuhay po tayo na may respeto sa ating kaluluwa na nanggagaling sa ating Diyos. Ang nakasulat po sa mga Filipos 3.19 o Philippians 3.19, their end is destruction, their God is their belly, and they glory and their shame with minds set on earthly things. May mga taong itinuturing nilang Diyos ang kanilang tiyan o katawan. Sila po ay natutuwa sa kanilang mga kahihiyan at nakasento po ang kanilang diwa sa mga mundong bagay. Mga minamahal kong kapatid, iwanan po natin ang anumang makabagay na makamundo na makakasira sa atin. Gayunpaman, mabuhay tayo na may kalinisan tulad ng ating Diyos Ama.